Isa ang mangga sa mga prutas na punong-puno ng vitamin C. Kaya naman naisipan ng isang chef na ihalo ito sa paborito nating sinigang. Presenting, sinigang na bango sa mangga. Bukod sa hilaw na mangga, mayroon itong kamatis at sibuyas, tanglad, sitaw, talong, okra, kangkong, at ang pinaghugasan ng bigas. Kaya naman sa lasa at asim, hinding-hindi magpapahuli ang putahing ito. Maasim siya kumpara sa dun sa normal na sa sinigang, mas malasa. Lasang-lasa yung mangga. Hindi, lasang-lasa yung mangga. Kung hindi pa sapat ang asim at vitamin C, subukang tikman ang sinigang na hipon sa kamyas at kalamansi. More asim, more vitamin C. Kailangan natin ang bitaminang ito sa ating katawan, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Ito kasi ang tumutulong sa immune system natin para protektahan tayo laban sa iba't ibang sakit katulad ng sipon at ubo. Kaya naman ang kamyas at kalamansi, hinding-hindi magpapahuli. Maghanda lang ng 350 grams o mahigit kumulang 1/4 kilo ng hipon, sibuyas at kamatis, siling haba, okra, talong, sitaw, kangkong, 5 kutsara ng patis, kamyas puree at kalamansi. Ang lulutuin po natin ngayon ay sinigang na hipon sa kamyas at kalamansi. Ang una-una nating ilalagay ang pinagpakuluan ng ulo ng mga hipon. Isunod na ilagay ang sibuyas at kamatis. Pakuluan ng 5 minuto hanggang lumambot ang mga kamatis. Kapag malambot na, maaari na itong hanguin at durugin. Ibalik sa kaldero ang mga kamatis at isunod na ilagay ang kamyas puree. Sitaw, okra, talong at patis. Ihalo na rin ang hipon at hintayin kumulo. Huling ilagay ang kalamansi at kangkong. Matapos kumulo, ready to serve na ang sinigang na hipon sa kamyas at kalamansi. Mas masarap to dahil mas kakaiba yung lasa niya compare sa sampalok, kasi yung sampalok mas maasim. Itong hanap natin pag umuulan kasi masarap ang umigop ng sabaw pag umuulan talaga, pampainit ng katawan. Tamang-tama para sa malamig na panahon, siguradong mas healthy ka pa. Dahil ang pampaasim na ginamit, puno na ng sustansya, mas masarap pa. Yung sinigang, basically, it's napaka-healthy nga niyang pagkain. Lalo na sa amin, ang ginagamit kasi namin ay puro natural lamang na mga pampaasim. Bukod sa sampalok, kalamansi at kamyas, maaari rin daw maglagay ng ibang natural na pampaasim, gaya ng bayabas at batuan. Pero sa isang restaurant na ito, ang pampaasim na ginagamit, pinya. Yung twist niya talaga is yung asim ng pineapple and then yung sweetness din niya na dinadala. Of course, kasi aside from the original na mga vegetables niya, the pineapple itself has also additional nutrients na para sa health ng mga aming mga customers. Ito ang sinigang na baboy sa pinya. Sinangkapan ito ng sibuyas at kamatis, baboy, bayabas, gabi, labanos, sitaw at talong, kangkong, siling haba at pinya. Yung typical sinigang, ang ayoko yung meron parang malalasahan mo yung powder. So this one, naglalaban yung lasa ng bayabas and pinya. Pineapple to, right? O, naglalaban yung taste niya. So nawawala yung taste ng powder na chemical. So, it tastes very natural. Bukod sa dulot na vitamin C ng mga prutas na pampaasim, puno rin ang sinigang ng antioxidants. Alam natin na itong mga prutas na ito, mga nabanggit natin, ay mayaman pa ito sa iba pang sangkap, no? Antioxidant in particular. Napakarami pong magandang health benefits ang antioxidant sa katawan ng tao. Pinipigilan po ito maagang pagkasira, maagang pagkatanda ng ating cellular dust, no? Maganda yung ating skin. Puno na sa sustansya, masarap ang kasama sa tag-ulan. Kaya mga kapuso, sa susunod na magluluto, subukan ang mga natural na pampaasim para ang inyong sabaw maging wow na wow!